sir. Ito, meron tayong ipapakita ngayon. Rock and tie rod. Kasi yung isang customer, nag-message po sa atin ang sabi, yung sasakyan po niya, pinatingnan niya sa isang shop. Sabi po ng mekaniko, kailangan na daw palitan yung tie rod niya kasi nga daw maluwag na, magalaw na. Tapos ang sabi daw, nung inangat daw yung rock end na ganito, pag malalaglag na ganyan, malambot na daw, kailangan na daw palitan dahil sira na to. So ito na tayo mga sir, mga books. Para sa atin, ito ang paliwanag natin dyan. Hindi po lahat ng gumagalaw o malambot na joint, ang ibig sabihin doon ay sira na. Huwag po kayong agad-agad maniniwala doon. Dapat kapag kinek po yon, andun po yung gulong. Papakita namin sa inyo kung paano isi-check. Dapat side by side na kinakalog yung gulong. Kailangan actual checking ang gagawin ninyo mga sir. Ganyan o. Hawakan yung gulong side by side. Tapos aalugin. Siyempre sa ating video, hindi nyo po makikita. Dahil ang sakin na ito ay wala naman sira ang rock end. Sample lang natin to. Kapag inaalog ng ganyan, side by side, kung may sira ang rock end, kagaya nito may sira. Habang inaalog, ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan. Kung may alog yung rock end ninyong ganyan, mararamdaman nyo dito. Hawakan nyo tong gulong habang inaalog ng mekaniko ninyo. Or kayo na mismo ang hahawak, may mararamdaman kayo habang itutulak nyo to, hihilain yon. Ganon palit-palit lang, tulak, hila, aalogin nyo side by side. Kung may sira, uulitin ko lang, kung may sira, mararamdaman nyo dyan sa gulong yung play nya. Pwedeng rock end ang sira or itong tie rod. Ito. Kasi kapag nakakabit to doon sa spindle, kakalog din yan habang ginagalaw tong gulong. Yun yung dalawang pwedeng magkaroon ng problema kapag ginalaw nyo ng side by side. Pero meron pang isang pwedeng gagalaw dyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Pagka-testing po ninyo sa sasakyan na may kalog na side by side, ang susunod, i-trace po natin kung saan yung sira. Sa rock end o sa tie rod. Ito naman po ang gagawin ninyo. Habang kinakalog yung gulong, inaalog, hahawakan nyo yung steering boat, pipisilin yung ganyan. Habang side by side na ginagalaw yung gulong, mararamdaman nyo po yung, ano nun, yung galaw. Kung saan yung may sira. Kung sira ang rock end, nangyari nakapisil kayong ganyan. Sa madaling salita, parang ganito ang forma ng kamay ninyo. Nakaganyan kayo. Pag ginalaw yon, syempre pag gumagalaw yan. Pag ginagalaw-galaw yan, yan o. Syempre, mararamdaman nyo yon. Ibig sabihin, sira ang rock end. Tapos kung wala dito, walang kalug dito, lumipat naman kayo sa tie rod. Dito nyo rin hawakan o, dyan. Kapag ginaalog yung gulong, may mararamdaman din kayo dyan. So ibig sabihin nun, sira ang tie rod. Tie rod ang sira doon. So huwag po kayong malilito doon. Madali lang pong i-diagnose yan. Ito na yung isang ano, isang pwedeng kakalog na sinasabi ko kanina. Kung meron pong alog yung gulong side by side at wala kayong naramdaman dito sa rock end tsaka sa tie rod, meron pang isa. Ito mga kabooks, etong gitna, etong pinagkakabitan ng rock end, ang nakasanayan nating tawag kasi dito shafting eh. Itong piston, itong gitna, itong mahaba na to hanggang dun sa dulo yan. Yan, pinagkakabitan ng rock end, kabilaan yan. Kapag ito may kalog, ibig sabihin, pwedeng maluwag na yung loob or itong adjuster niya, ito. Pwedeng i-adjust, pwedeng higpitan para mawala yung
kalug nitong gitna. Kasi merong tayong na-encounter na customer. Sabi daw ng isang mekaniko, sira yung rack and tie rod. So nagpalit na siya ng ano, ng rack and tie rod. Nung time na nagpunta sa atin, pina-double check niya, may kalug pa din. Kaya pinaliwanag natin, sir, sabi natin, nagpalit ka nga ng rack end tsaka tie rod, baka nga hindi dyan ang problema nun, nung may kalug na sinabi ng mekaniko mo. Malamang ito lang yung kalug, ang ginawa namin, na-adjust lang namin, nawala yung kalug. So, doon na-realize ng may-ari na hindi pala ibig sabihin may kalug, rack end tsaka tie rod ng problema. Pwedeng magkaroon din ng problema dito sa gitna, sa shafting. Ang ginagawa, ina-adjust yan, hinihigpitan to. Isineset po yan mga sir, mga kabooks. So ayun, shinare lang po natin to para hindi po kayo madali sa mga ano, na mga tawag dito, minsan tawag nila mga mudos, may scam kayo, nangyari kayo, sinasabi nilang maluwag yung mga joint ninyo ng sasakyan ninyo, sigurado luluwag din ang bulsa ninyo. Mahubusan kayo ng budget. Minsan kasi yung mga ibang car owner, syempre mga takot po yan. Natatakot po sila na may posibleng mangyari kapag nasiraan po sila. Kaya pag lumapit po sila sa isang mekaniko, syempre yung ibang mekaniko, di naman lahat, gagamitan ka ng mga pangmalupitang dialogue. Nakakatakot, sasabihin nila pwedeng humiwalay yan, matanggal, maksidente kayo. Siyempre si customer magpapagawa yan. Kahit alanganin yung budget ng customer minsan, napapagawa na niya yung sakya niya dahil siyempre nandun yung takot. Pero meron din mga customer talaga na mangilan-ilan na pag tumagal na yung pyesa ng sakya nila, kusa na nilang pinapalitan yung pangilalim. Okay lang siguro yun kung talagang gusto ng may-ari. Pero minsan sinasabihan pa rin natin, sir, okay pa naman to. Pero kung talagang gustong-gusto na nilang palitan, gawin nilang bago, di okay. Aprobado naman sa customer yon. Itong mga pyesa na to, pwede naman pong magpalit ng, ano, ng isang piraso. Pwedeng palitan yung kanan, kaliwa, hindi. Siyempre, may mga customer din po tayo na, ano, na nagbabudget din. Nasa kanila pa rin ang desisyon. Basta importante, may ipaliwanag natin sa customer. Yung siyempre pabor doon sa side nila na safe naman sila para hindi naman po sila magrabyado, matulungan na natin sila, safe ang biyahe nila. Kaya itong shinare po natin mga kapooks, sana makatulong sa mga car owner na iba dyan na hindi pa masyadong sanay sa mga sakyan nila about sa rack end tsaka tie rod. Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Please like and subscribe po at pakishare ang ating mga videos. Thank you, mga sir. Peace.